Welcome back to my YouTube channel, mga rabbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung may rabies nga ba ang kagat ng ating mga alaga rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mo tutok sa pag-alaga rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Lorena Buenaflor, kay Hendrix Ivan Libuna, and kay Karen Mangubat. So yan, mga rabbitero, simulan na natin at i-discuss na natin kung may rabies nga ba ang ating mga alaga rabbit. So yan, mga rabbitero, nandito tayo sa ating rabbitan at i-discuss natin kung may rabies nga ba o wala yung ating mga alaga rabbit. So yan, mga rabbitero, nandito yung ating mga alaga rabbit, kumakain sila, play and safe and sound. Ito yung ating Pure California na mag-performance. Ito, may available pa rin po tayong dalawang Pure California. Ito yung ating doe. Nabenta na kahapon yung isa. Ayan. Pure ako na yan. Breeder age. And also, meron tayo yung back natin. So, ayan, mga rabbitero, i-discuss natin na bakit nga ba ano dapat gawin natin. Bakit ano yung rabies virus. And kung paano ito natatransmit at paano nakukuha ng ating mga alagang hayop. So ayan, mga rabbitero, napakaraming pwedeng possibilities na pwedeng makuha ng ating mga alaga rabbit yung mga sakit. At didiscuss muna natin ano nga ba yung rabies virus. So simulan natin sa virus. Siyempre, discuss tayo ng discuss, hindi naman pala natin naiintindihan kung paano ito or anong ginagawa ito sa katawan and kano kasama ba ito or anong negative effects sa katawan natin. So, ang rabies virus ay lysa virus. So, pagkakita natin ito sa microscope ay bullet shape or mukhang itsura ng isang bala ng baril. So, yung mga rabbitero, bullet shape itsura niya pag tinignan natin sa microscope. Ang ginagawa po niyan, mga rabbitero, kapag once na pumasok or natatransmit ito sa pamamagitan ng laway. So, mga rabbitero, laway ng hayop na infected. So, hindi ka makakuha niya kundi infected yung hayop na kakagat sa iyo. So, kadalasan, pag nakagat ka nito or nakalmot ng hayop na infected, kasi katulad ng aso, example, yan yung mga madadalas nagkakaroon ng rabies, pusa at aso, nadidilaan nila yung kanilang paa or yung mga kuko nila. At pag nakalmot ka, kung infected yon ay ma-infect ka rin. But mas lalo na yung kagat kasi nandoon sa laway yung virus. So once na umakit na or nakagat ka ng rabies virus or pumasok na sa katawan mo, dahan-dahan aakit yan papunta sa utak. So napakabagal ng proseso na yan, mga rabbitero. Pwede pang abuti ng taon bago mag-manifest ang rabies virus sa katawan. So pag nag-manifest na yan, yung nagkaroon ng tinatawag na hydrophobia, takot ka na sa tubig, nahirapan ka ng lumunok, takot ka na sa liwanag or photosensitivity, ibig sabihin nakaabot na yung virus sa utak natin at halos wala na itong gamot. So prevention is better than cure. So may mga alaga tayong aso, pusa or anumang mga alaga natin, mas maganda pa vaccinean natin, mga rabbitero, para hindi tayo masaalang-alang ang buhay natin. So mahal magpa-hospital kaysa magpa-vaccine ng ating mga alagang hayop. So balik tayo sa ating mga alaga rabbit. So ang rabbit ba ay pwede magkaroon ng rabies? So ang sagot po is yes. And possibility, gaano ba kalaki or kaliit ang possibility? Napakaliit ng possibility, pero meron mga tinatawag na isolated cases. So yung mga isolated cases, ibig sabihin hindi ito normal or rare na nangyayari ito sa atin. So ang rabbit, kung nakikita nyo, naka-cage sila or nakakulong sila, hindi sila open sa mga kagat ng aso, ng pusa or ng mga paniki, kasi kadalasan galing sa paniki po talaga ang rabies virus, at tuwing naagat yung ibang hayop ay napapasa rin po yun. So mas mahal kasi yung tinatawag na post exposure ng vaccine ng rabies, lalo na kung suspected natin ay na-prove na merong rabies. Ang gagawin natin pag nakagat tayo ng ating alaga rabbit ay hugasan natin kaagad. Kasi hindi lang po yung virus ang kalaban natin, kundi bacterial infection. Kung alam naman natin, mga rabbitero, ano nga ba ang kinakain ng rabbit? So kumakain po sila ng feeds, which is okay naman.
and also ng grasses. Ang grasses ay galing sa lupa, which is yung bacteria and other microorganisms ay sobrang abundant sa lupa. So ito yung pinaka-source ng bacteria. So once na nakain ng ating mga alaga rabbit yan, kaya nilang itolerate yan. Pero once na tayo ay nakagat, ay pwede tayong magkaroon ng iba't ibang infection. So kaya mga rabbitero, kapag yung rabbit natin nakagat tayo, ang automatic na gagawin natin ay maghugas ng kamay. So ang paghugas ng kamay matagal, hindi po yan mamadalian. Hindi lang kamay, I mean yung kusang infected area or nakagat, syempre kamay naman yung kadalasan nakakagat, or kung sa paa, ay hugasan natin kagad ito ng matagal, medyo matagal, mga 10 minutes or yung tinatawag nilang happy birthday na tatlong beses. And then kapag tayo ay nakagat at hindi tayo mapalagay, pwede tayo magpa-inject ng anti-tetanus, mga arbitero, kasi pwede po mag-cause ng tetanus yan, galing yan sa lupa, yung tinatawag na Clostridium tetani. Galing po sa lupa yung mga bakterya na yan. And also sa mga kalawang. So hindi lang po sa kalawang nakukuha yun, kundi sa lupa. So yung mga rabbitero, kung hindi talaga tayo makapanatag, pero kung agad naman natin itong nahugasan, hindi na natin kailangan gawin yun. And lagyan natin ng alcohol. And ayun mga rabbitero, first aid na dapat natin gawin. May mga kasi pagkakataon na aggressive yung ating mga alaga rabbit. Meron kasing tinatawag na territorial aggression. Kuwari, at hindi ka kakilala ng rabbit, kapag ginawakan mo, pwede kang kagatin dahil binabantay niya yung teritorya niya. Meron tinatawag na maternal aggression, or nangangagat yung ating mga alaga rabbit dahil sila ay buntis or malapit manganak or may mga kids sila. So normal yan kahit naman sa anong hayop na nagkakaroon ng maternal aggression kapag meron silang anak, sa baka, sa kambing. Talaga makikita niyo yan, yung maternal aggression na tinatawag. So yun, mukhang pagod dati ating mga pure Californians na imported at tulog na sila. Ayan, kumakain pa rin sila. So ayan, kung makikita nyo, yun yung mga panahon na nagigalit yung ating mga alaga rabbit. Kaya mas maganda bang bata pa, hinawak-hawakan natin sila para sila ay maging isang mabait na rabbit at hindi po nangangagat. So, lagi na lang natin iwasan na makagat. So, prevention is better than cure. Kung alam naman natin na yung ating alaga rabbit ay nangangagat, ay medyo mag-ingat-ingat na lang tayo sa paghawak. So, ayan mga rabbitero, lagi lang itatandaan, prevention is better than cure. At ano man mangyari, ay mag-ingat po tayo mga rabbitero. So, mahirap magpagamot kung ma-infect po yan. So, ayan mga rabbitero, hindi ko kayo tinatakot. Ayan lang mga possibility na pwede mangyari. So, kung meron kayong katanungan, suggestion, or medyo naguguluhin ba sa explanation, please comment down below mga rabbitero at sasagutin natin. And also, don't forget to subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new video. And salamat sa pakikinig and happy rabbit farming sa bawat isa sa ating mga rabbitero. So, yung ating Pure Californian, available pa rin po, napakalaki, napakaganda at mabilog yung katawan. So, salamat sa pakikinig, mga rabbitero.